sempre di morire in sciarolamen, dipende se a gusto. So, ayan, ano nga ba yung mga kailangan natin? So, calamansi? Sibuyas? Luya? Sili? Dahon ng sibuyas? At saka mga pampalasa? Siyempre yung kani, hugasan mo, ilagay mo sa isang lagayan. Papakuloyin mo siya, lagyan mo na siya ng paminta, asin, saka pampalasa para pag titimplahan mo, may lasa na yung karne, konti na yung lalagay mo ng pampalasa. May itsura niya kasi paminta ang burog yung nilagay ko. Tapos habang pinapakulo mo yung karne, siyempre iwain mo na yung mga kailangan mo iwain. Sibuyas, yung sibuyas, yung sili, yung luya, tsaka yung calamansi. Later. Ayan. Ayan na yung mga kailangan mo para sa dinakdakan. Ngayon, tignan mo naman yung pinakulo mong karne. Tapos, pag lumambot na siya, tanggalin mo na siya, ilagay mo sa strainer para tumulo yung tubig. Para pag ipitrito mo, hindi masyadong matilamsik. Kumuha ka ng kawali, lagyan mo ng mantika. Tapos, pag mainit na yung mantika na nilagay mo sa kawali, ilagay mo yung karne, iprito mo both side. Kailangan pantayin pagkakalito para crispy siya. Tapos, pagluto na, hanguin mo, ilagay mo sa tissue paper sa may plato. 2,000 years late. Hiwain mo na siya ng maliit lang. Yung bite size, kumbaga. Kasi ganun lang naman sa dinakdakan. Yun ang pinakaiba nila ng sisig. Kasi sa sisig, maliit lang talaga. Ito, yung bite size lang. Siguraduhin mo din na hindi mainit yung kani kapag giniwa mo. Kundi, mapapasko ka. Pag-umpisa ka ng pag-aluhaluin ang lahat. So, i-ready mo na. Pag-aluhaluin.
Tapos, iwaluin mo lang hanggang ganito yung maging itsura niya. Ganito dapat. Actually, nilagay ko lahat yung isang pack ng mayonnaise, yung sachet lang. Kasi, mas masarap. Ayan. Gawa na yung dinakdakan. Pwede na itong pampulutan. O kaya, ulamin. Sa ngayon, uulamin talaga namin to. Kasi, di naman talaga ako nag-iinom palagi. Occasional lang. Bago ko pa nga pala makalimutan, baka hinahanap yung seal kung nasan. Hindi ko po talaga siya nilalagay sa dinakdakan na gawa ko. Kasi, maanghang po yun at hindi ako kumakain ng maanghang. So, ang gagawin ko lang, ipapaibabaw ko lang siya para design pag-pinitural. Pero real talk, tinatanggal ko rin po yung sili kasi hindi na po ako kumakain ng sili. Pero kung preferred nyo na may sili or i-mix na yung sili, pwede naman kasi kung kumakain kayo ng sili, ako kasi hindi. At eto na nga, makikita mo na kung anong ginawa ko sa sili. Pinaibabaw ko lang talaga siya. Ganito yung itsura niya. So, ayan na, tapos na yung aking version.